Good morning! Ito po ulit si Ate Lita. Hello, kumusta na po kayo guys? Ngayon po ay share ko po sa inyo dahil ako ay nagluto ng meatloaf, beef meatloaf po. So ayan, ang ginawa ko po, yung ground beef po, sama-sama ko lang po yan sa isang bowl. Tapos po meron kayong testy o breadcrumbs, tapos po yung gatas, tapos po lagyan nyo po ng paminta, salt and pepper, at kung meron kayong like chicken broth a little bit o kaya po yung MSG, it depend to you guys, o pampalasa para po medyo medyo malasa no ang ating, o kaya yung pwede rin po yung beef cubes, tapos inyo na lang pong anuhin, i-grated nyo na isama nyo dyan, tapos pag halu-haluin nyo lang yan, halu-haluin. Pagkatapos, huwag kakalimutan yung egg. Ang egg po ang nagpapa sama-sama sa kanila, no? So, ayan. Tapos, yung pong tray, lalagyan nyo lang po ng butter. Pupunasan yung ganan. Tapos, isalang nyo po sa oven. 350 po for 30 minutes. And then, after 30 minutes, inyo pong tanggalin. Tapos, pwede ninyo na lagyan ng ketchup sa ibabaw. Pagkatapos, pagkalagay nyo ng ketchup sa ibabaw, pwede nyo tanggalin yung sabaw. Pagkatapos, isalang nyo ulit for another 15 minutes. And that's it. Ayan, okay na po yan. So, ngayon, akin pong ipapakita sa inyo ang aking... Ayan, tanggalin po natin, no? Ito po yung oven. So hot. Ito po ay 350. Dapat nasa 350, no? So, ito po yung una. Ayan. Wow, looks ayan. Good. Talaga pong ako ang nagluto niyan. Oh, ayan. Look. Tapos, iniidaida ko na lang po yung sabaw niyan. Tapos, ito po. Look. Wow na wow naman. So, ayan. Maybe after 15 minutes, okay na po yan, no? Ayan, papakita ko lang po sa inyo. Pwede na po natin itong tikman. Ayan, tikman po natin to para po ating lasahin ang napakasarap na beef meatloaf na niluto ko, no guys? Ayan, para po sa aking mga anak, kaya ako nagluto ng beef meatloaf. Ayan. Ito po, beef meatloaf. So, kailangan pa yung idahin ng konti, pero syempre, para makita nyo. Pero, titikman na po natin. Ayan. So, ito na po siya. Ayan. Pero dahil nga po kailangan natin ibalik pa sa oven kasi may sabaw-sabaw pa siya, no? So, ayan. Ibabalik ko po itong... Itong remaining na natira para po maigaan sa baw niya, no? So, ganun lang po ang pagluluto. Bali, lalagyan nyo lang po sa 350. Tapos po, for 30 minutes. And then, afterwards, pagkalagay nyo ng ketchup o ng tomato sauce, mas masarap po ang ketchup. So, ayan po, pagkalagay nyo ng ketchup or tomato sauce, pwede nyo na po isalang ulit for another 15 minutes. At depende po sa palagay nyo ay pwede na. Ayan, inalis ko po ang sabaw kasi maraming sabaw kanina, no? So, inalis ko po yon. Yung iba po naman, gusto nila iga. Yung iba po naman, pwede na rin pong alisin. So, iniiga-iga ko lang ng konti. Ayan po. Napakadali pong lutuin. Siyempre, at maraming pong onion. Ayan, nilagyan ko po ng onion. Salt, pepper, onion, ground beef. Ito po, egg. Ayan po ang meatloaf. Ayan po, meatloaf.
So, ayan, tikman po natin ang meatloaf. Beef meatloaf po to. Guys, looks yummy. Ayan po ang beef meatloaf. Yeah. Wow! Tikman po natin. Wow! Wow! Nilagay ko po yung ketchup. Na maanghang kaya po may kick siya. Wow! Pwede niyo po lagyan ng sweet ketchup. Ayan. Sobrang sarap. Masarap pang ulam. Sa mainit na kanin. Tapos, meron lang kayong mashed potato o kaya sa kanin o kaya po another vegetable na kung anong gusto nyo. Ayan po. Meatloaf. Beef meatloaf. Okay guys, inuulit ko po ang pagluluto, how to do it. Yan, sasabihin ko po sa inyo. Ground beef. Tapos po yung pong tasty or kaya po breadcrumbs. Tapos po siyempre may milk. Siyempre makakalkulan nyo po kung gaano karaming milk ang gusto nyo ilagay. Pagkatapos po, lagyan nyo lang po ng sibuyas, salt, pepper, or kung meron po kayong MSG or pampalasa, magic sarap o halimbawa po konting beef broth o kaya po chicken cubes na tapos mix together, huwag niyo kakalimutan ng sibuyas po nagpapasarap dyan. Pagkatapos yung lanera nyo o kaya tray nyo, oh my god, sorry, yung tray nyo lalagyan nyo ng butter, tapos po itong oven lalagyan nyo po sa 350. Tapos po, pwede nyo ng isa lang. Tapos lagyan nyo ng foil, yung ibabaw, ano, for 30 minutes. Tapos 30 minutes, ayan, makikita nyo. May sabaw pa yan, pwede nyo itapon na yung sabaw, ano. Tapos, for another 15 to 20 minutes, kung, siyempre, lagyan nyo na ng konting ketchup. Pwede po yung tomato sauce, depende po sa inyo, ano. So, ayan. Pagkatapos po noon, another 20 minutes hanggang sa maiga na. Ayan, luto na po yan. Okay na po. O, ayan. Shout out po kay Lola Anita na siyang nagturo sa akin how to cook meatloaf. Beef meatloaf. Yay! Ito po yung, thank you, po yung, Lola Anita. Siya po yung dating nagtatrabaho talaga sa facility. Isa sa mga facility rito. At lahat ng mga pasyente niya, they really love her ito pong ginagawa niya ito, ano, itong meatloaf. So, ayan, kaya po sa kanya po galing yung ano, at sinabi niya sa akin, at sinunod ko lang, at ayan, success, awa ng Diyos, nakaluto po ako. Okay, so let's take a look again. I'll show you again, guys. Ayan po, inisa ko na lang po, ano, guys. Ayan, inisa ko na lang. Ayan, iiga ko na lang po ito. Malapit nang maiga. Yummy. Looks yummy na, oh. Wow! Yan. Yan. Tapos gagayatin na. Masarap na yan. Sa mainit na kanin at sa patatas. Or, yan. Ayan po nating maiga-iga yan, no? Tapos po, pwede na natin kainin. Super sayami po. Masarap ang bugong.
Ito po yung lalagay niyo sa toppings, sa ibabaw, ano? Ito yung banana, ketchup, at ilalagay niyo sa ibabaw, o kaya po yung tomato sauce. Ayan lang po, how to do, how to cook, meatloaf, ayan. Thank you so much, guys. Have a nice day. And thank you so much. Ayan na po ang aking beef meatloaf. Thank you. Have a nice day and keep safe. Thank you so much, guys, for watching. Don't forget to subscribe.